Last time ay lumasyon tayo sa People's Park in the Sky sa Tagaytay, kung saan bulok ang building pero panalo ang view. Panoorin nyo by clicking the link above. At dahil nga marami pa tayong magandang lugar na pwedeng pasyalan sa mga probinsyang napuntahan na natin, it's time again for a revisit. Today ay excited akong puntahan ang isa sa mga paboritong destinations ng mga riders sa Maragondon, Cavite, ang Cabiang Tunnel. Marami pa din akong naririnig na Cabiang, again, kay Yang. Kaya Tornate na Cebu Highway. Nasumurpresa sa akin dahil ubod pala ng ganda ang view facing the ocean. Pamaya makikita nyo. Naman sa Makati, ito ang dadaanan nyo at nasa 266 kilometers balikan. Sa Indang Cavite ako dumaan at relatively di ako nahirapan. At parating na natin ang Maragondon. Ilang minuto na lang at makarating na natin ang tunnel. Madalas ko lang makita ang Cabiang sa mga posts ng mga rider groups, kung saan nakahilera sila mismo sa tapat ng butas ng tunnel. Na-curious tuloy ako kung ano meron ba sa tunnel na to. Siya lang naman currently ang longest subterranean tunnel in the Philippines. And para ma-appreciate mo ang pagkakagawa sa kanya, ganito yan. Dati, bago ka makarating ng parte ng Lasugbo na ito mula Metro Manila, ay kailangan mo pang umikot mula Tagaytay at saka kaakyat papuntang Tornate. Gusto sana nilang paipili ng biyahe. Kaya lang may nakaharang na bundok, which is Mount Palay-Palay, also known as Mount Pico del Oro. Ang naging solusyon? Butasin ang bundok. O diba siga? At ito na ang naging tunnel na may habang 300 meters. Wala man ito kumpara sa mga tunnel sa ibang bansa. Ang importante ay ang dating 4 hours na biyahe ayon sa mga kwento ay naging 2 hours na lang dahil ito sa mga naiwasang heavy traffic areas. Napakaganda view ng daan ilang kilometro mula sa tunnel. Makinis na maraming kurbada with matching trees and fresh air, kaya talagang nakaka-relax. Huwag niya lang masyadong relax at baka kung saan ka nakulutin. At ito na ang famous Cabiang Tunnel. Pwede kang umakyat sa ibabaw ng tunnel, pero medyo matarik ito. Kung maulan ay huwag niya nasubukan muna. Ang experience kung paano dumaan sa tunnel. Tara!
daan pagkalampas ng Pano, papuntang Nasug po at Kalatagan ay talagang sumorpresa sa akin. Di ko akalaing ganito kapaganda dito. Kala ko ay isang tipikal na daan lang, pero ngayon ay isa na sa mga paborito kong highway in terms of view. Napatigil ako sa part nito dahil namangha ako sa drag. Parang isang view of the beach. Ang ligaya na binigay sa akin ng highway na to. Pagkatapos ng mga kubadang kalsada ay bumulaga ang mga long stretches ng kalsada para akong makawala sa kulungan. Ang sarap! Gusto ko pa nga sana mag Superman position, kaso baka hindi ako lumapit na maayos sa upuan dahil sa laki ng kusan dito.